Magandang umaga mga bata. Sa inyong makikita ay mayroon tayo dito isang malaking paru-paro. At itong isang malaking paru-paro ay may nakapaloob na mga grupo. Apat na grupo. Group 1, Group 2, Group 3, at Group 4. Bawat grupo ay mayroong tagsasampung mga maliliit na mga butterflies. Okay. At magkakaroon tayo ng tatlong agreement. Okay, unang agreement. Kung mayroong katulungan at kung sasagot sa isang tanong ay itataas ang kanilang mga kamay at huwag mag-a-answer ng chorus. Pangalawa, huwag mag-iingay kapag si teacher ay magsasalita dito sa harapan. Pangatlo, huwag magpalipat-lipat ng upuan kapag ang guro ay nagsasalita pa sa harapan. Liba na lang kung magkakaroon tayo ng gawain. Okay. Ang bawat grupo na lalabag sa ating tatlong kasunduan ay babawasan ang kanilang grupo ng isang butterfly. At pagkatapos ng ating klase, kung sino ang grupo na may pinakamaraming maliliit na butterfly sa kanilang grupo ay magkakaroon ng reward. Okay. Ngayon naman ay mayroon ako ditong flashcards at ang gusto ko ay basahin ninyo ito ng mahina. Okay. Ngayon naman ay gagawin natin itong isang palaro. Itong grupo dito ay magiging group 1 at ang dito sa kabila ay magiging group 2. Bawat isa sa inyong grupo ay magkakaroon ng isang representante. Isa dito at saka isa dito. Ang unang makakabasa nito ay hahakbang papunta dito sa harapan. At ang unang makakarating dito sa harapan ay siyang magiging panalo. Okay. Okay, magaling. Ngayon naman ay mayroon ako ditong kanta na hango sa kantang Kung Ikaw Ay Masaya. Ang gusto ko ay kantahin niyo ito ng mahina at pagkatapos naman ay malakas. Okay. Ngayon ay kakantahin natin ito ng mahina. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Okay, very good. Ngayon naman ay kantahin natin ito ng malakas. Okay, 1, 2, 3, start. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Okay. Ngayon, sino kaya sa inyo ang may ideya tungkol sa tatalakayin natin ngayon? Okay. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagtukoy sa iba't ibang uri o antas ng dynamics. Ano nga ulit ang tatalakayin natin ngayon? Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagtukoy sa iba't ibang uri o antas ng dynamics. Okay. Sino kaya sa inyo ang may ideya kung ano ang ibig sabihin ng dynamics? Okay. Aalamin natin ngayon kung ano ang ibig sabihin ng dynamics. Ay elemento sa musika
na nagpapakita ng iba't ibang antas ng lakas at hina ng isang tunog. Okay, ulit. Ang dynamics ay elemento sa musika na nagpapakita ng iba't ibang antas ng lakas at hina ng isang tunog. Okay. Ngayon, mayroon ditong iba't ibang antas ng dynamics. Una ay ang pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, at fortissimo. So, mayroong anim na uri o antas ng dynamics. Mayroon naman dito kani-kanilang mga simbolo at kani-kanilang mga kahulugan. Okay. Dumako tayo sa unang antas ng dynamics na ang pianissimo. Ang simbolo nito ay dalawang maliliit na P o PP. At ang kahulugan nito ay higit na mahina. Okay, halimbawa, mayroon ako ditong kanta na hango sa Twinkle, Twinkle, Little Star. At kakantahin natin ito na gamit ang antas na dynamics na pianissimo o higit na mahina. Okay. Handa na ba kayo? Okay. Kakantahin natin ito gamit ang antas na dynamics na pianissimo o higit na mahina. Okay. Ano nga ulit ang ginamit natin na antas ng dynamics sa ating pagkanta sa kanta? Ang ginamit natin na antas ng dynamics ay ang pianissimo o higit na mahina. Ngayon naman, dumako naman tayo sa pangalawang antas ng dynamics na ang piano. Ang piano ay may simbolong isang P, maliit na P. Ito ay may kahulugan na mahina. Ano nga ulit ang simbolo ng piano? Ang maliit na P. At ang kahulugan nito ay mahina. Okay, ngayon naman ay kantahin naman natin ulit ang kantang Twinkle Twinkle Little Star gamit ang antas na piano o higit na o mahina. Okay. Okay, pinanta natin ang kanta gamit ang antas ng dynamics na piano o mahina. Okay, magaling. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pangatlong antas ng dynamics na mezzo piano. Ang mezzo piano ay may simbolong maliliit na letra na M at saka P. MP. Ang kahulugan nito ay hindi gaanong mahina. Okay. Ano nga ulit ang pangatlo antas na dynamics? Ito ay ang mezzo piano na may simbolo na maliliit na M at saka P o MP. At ang kahulugan nito ay hindi gaanong mahina. Okay. So, kakantahin naman natin ulit ang kanta gamit ang antas ng dynamics na mezzo piano o hindi gaanong mahina. Okay. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what
gamitin, gamit ang antas ng dynamics na mezzo piano. Okay, na ang ibig sabihin ay hindi gaanong mahina. Okay, magaling. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa pang-apat na antas ng dynamics. Ito ay ang mezzo forte. Ang mezzo forte ay may simbolo na maliliit na letra na M at saka F or MF. Ito ay may kahulugan na hindi gaanong malakas. Okay. Ano nga ulit ang pang-apat na antas ng dynamics? Ito ay ang mezzo forte. At ito ay may simbolo na MF at ito ay may kahulugan na hindi gaanong malakas. Okay. Mayroon ulit ako ditong kanta na hango sa kantang Tongtong Pakitong Kito. Okay. At kakantahin natin ito gamit ang antas ng dynamics na mezzo forte o hindi gaanong malakas. Okay. Ang tongtong na gamit ang antas na mezzo forte o hindi gaanong malakas. Okay, ganito yun. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat mga agat. Okay, kayo naman. Okay, sasabayan nyo ako. Okay. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Magaling! Ano nga ulit ang ginamit nating antas ng dynamics sa ating pagkanta? Ang ginamit nating antas ng dynamics ay ang mezzo forte o hindi gaanong malakas. Magaling! Ngayon naman ay dumako naman tayo sa panglimang antas ng dynamics. Ito ay ang forte. Ang forte ay may simbolong isang maliit na F. At ang kahulugan nito ay malakas. Okay, ano nga ulit ang panglimang antas ng dynamics? Ang panglimang antas ng dynamics ay ang forte at ang simbolo nito ay maliit na F at ang kahulugan nito ay malakas. Okay. So, kakantahin naman natin ulit ang kantang Tongtong gamit ang panglimang antas ng dynamics na forte. At kakantahin natin ito ng malakas. Okay. Okay. Ako ulit ang unang kakanta at pagkatapos ay kayo naman. Okay. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Okay, ngayon naman sasabayan ko kayo. Okay. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Okay, magaling! Ano nga ulit ang ginamit natin na antas ng dynamics sa ating pagkanta na iyon? Ang ginamit natin ay forte. At ang forte ay, ibig sabihin ito ay malakas. Okay, magaling! Ano nga ulit ang simbolo ng forte? Ito ang may ito ay may simbolong F. Okay. Magtungo naman tayo sa panghuling antas ng dynamics. Ang panghuling antas ng dynamics ay ang fortissimo. Ang fortissimo ay may simbolong dalawang maliliit na F o FF. At ang kahulugan nito ay higit na malakas. Okay. Ang panghuling antas ng dynamics ay fortissimo. Ito ay may simbolong dalawang maliliit na F. At ito ay may kahulugan na
higit na malakas. Okay. So, kakantahin naman natin ulit ang kantang Tongtong gamit ang panghuling antas ng dynamics na fortissimo o higit na malakas. Okay. Okay. So, ulit. Ako naman, ako ang unang kakanta at pagkatapos ay sa'yo naman. Okay. 1, 2, 3, start. Tong 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 pakitong kitong alimangong sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sa pagkat nangangagat. Na yon, kayo naman, sasabayan ko kayo. Okay, start. Tong 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 pakitong kitong alimangong sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sa pagkat nangangagat. Magaling. Okay, magaling. Ulit, mayroon tayong anim na antas ng dynamics. Ito ay ang pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, at fortissimo. Ang pianissimo ay higit na mahina. Ang piano ay mahina. Ang mezzo piano ay hindi gaano mahina. Ang mezzo forte ay hindi gaano malakas. Ang forte ay malakas. At ang fortissimo ay higit na malakas. Okay, madaling. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Papangkatin ko kayo sa apat. Unang grupo, ang inyong gagawin ay isusulat ninyo ang kahulugan ng mga antas ng dynamics na pianissimo, mezzo piano, mezzo forte, piano, forte, at fortissimo. Ano nga ulit ang inyong gagawin? Unang grupo? Ulit. Ang inyong gagawin ay isulat ang kahulugan ng mga antas ng anim na dynamics. Okay, magaling. Para naman sa pangalawang grupo, inyong kakantahin ang awiting tatlong bibig gamit ang anim na uri o antas ng dynamics. Mayroon dito lyrics ng tatlong bibig. Kakantahin ninyo ang tatlong bibig gamit ang anim na uri o antas ng dynamics. Okay. Yun ay para sa pangalawang grupo. Para naman sa pangatlong grupo ay isusulat ninyo ang simbolo ng bawat antas ng dynamics. Ang pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte at fortissimo. Para naman sa panghuling grupo, group 4, ay ibibigay ninyo ang anim na uri o antas ng dynamics. Dito ninyo ito isusulat. Okay. Paalala mga bata, bawat grupo ay kailangan ang pakikisama upang magawa ang antas na gawain. Pakikisama at pagtutulungan.
Okay. Ngayon naman ay kukuha kayo ng kalahating papel at sasagutan ninyo ang ating nasa harapan. Okay. Babasahin ko muna ang panuto. Okay. Tukuyin kung anong antas ng dynamics ang tinutukoy ayon sa ibinigay na kahulugan. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Okay. Ang inyong gagawin ay tutukuyin ninyo kung anong antas ng dynamics ang tinutukoy ayon sa ibinigay na kahulugan. At inyong pipiliin ang inyong sagot sa kahon. Dito ninyo pipiliin ang inyong sagot. Okay. Ito ay sasagutan nyo lamang sa loob ng 5 minuto. Okay. Pagkatapos naman ito ay, para naman sa inyong assignment ay takdang aralin. Sa inyong kwaderno, isulat kung bakit mahalaga na malaman ang iba't ibang uri o antas ng dynamics. Okay? Class dismissed.